ituturo ko po sa inyo kung paano ako magpapataba ng aking mga halaman sa pamamagitan ng balat ng saging. Huwag po ninyong itatapon sapagkat po ito ay source ng phosphorus at saka potassium na para sa ating mga halaman. So sa loob po ng isang linggo, meron na po kayong fertilizer. Pwede po sa ating mga ornamental plant, pwede po sa ating mga gulay para maging green at saka magiging malusog, mataba ang kanilang mga stem, ugat, nagpapatibay ng ugat nila. Hello mga kaplantito, kaplantita! Welcome to Heidi's Garden! Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano ako magpapataba ng aking mga halaman sa pamamagitan ng balat ng saging. Ito ay tinatawag na banana peel fertilizer. Simulan po natin. Ito pong mga balat ng saging, huwag po ninyong itatapon sapagkat po ito ay source ng phosphorus at saka potassium na para sa ating mga halaman. So ang gagawin lang po natin, gagayatin lang po natin siya ng katulad nito kalalaki. Yan, no? Yan. Gagayatin lang po natin, dadagdagan lang natin yan. Yan. Yung iba po, tinatapon lang po nila, no? So, pwede kayong mag-ipon, pakunti-kunti, at sabay-sabay ninyo siyang gagayatin, katulad niyan kalaki. Pwede pong balat ng saging na saba, senyorita, lakatan, o latundan. Iisa lang po yan. Pwede rin po kayo manghingi sa mga gumagawa ng mga banana queue. Kung gusto po ninyo na magkaroon ng marami po kayong pangangailangan, pwede po kayong humingi sa kanila at gagawin po nitong fertilizer. Pagkatapos po nito, na magayat po natin, ay ilalagay po natin siya sa isang garapo na may takip. Kung gaano po kadami yung ating balat ng saging, ganun din po kadami yung ating tubig na gagamitin. Pupunuin po natin siya. At tatakpan po natin. Lalagyan po natin siya ng date kung kailan po natin siya ginawa. Ang date po natin ngayon is April 27. So, lalagyan po natin 4-27-21. Ayan po. So, sa loob po ng isang linggo, meron na po kayong fertilizer. Ito na po siya. Ang gagawin po natin sa kanya is hahaluin po natin siya. Ganyan. Tapos sasalain po natin siya. Wala po natin kailangan ng embudo kasi maluwag yung ating lalagyanan. Okay po.
So, handa na po yung ating fertilizer. Paano po natin gagawin? Sa isang cup nito, 1:5, no? Yan. 1 cup, may measurement po tayo. 1. Tapos, 5 tubig. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito po yung ating gagamitin na pataba ng ating mga halaman. Ganyan lang po, oh. Pwede po sa ating mga ornamental plant. Ganyan. Pwede po sa ating mga gulay. Para maging green at saka magiging malusog, mataba ang kanilang mga stem, ugat. Nagpapatibay ng ugat nila. Ayan po. So, ang isa pa po, pwede po natin siyang gagawing pang-spray sa mga dahon. Gagawin po natin ito mga 5 to 6 sa hapon. Ang gagawin po natin is sa isang litrong tubig, isang litro po to. Ay lalagyan po natin siya ng 2 cup. Spray po natin ito sa lahat ng mga madadahong mga halamang ornamental natin o di kaya'y mga halamang gulay natin. Tulad nito, ito mga madadahon, yan, pwede natin silang isprayan. So, i-spray natin sa mga madadahong mga halaman. Ayan. No? Lahat po ng ating mga halaman na madadahong gulay. Ay madadahong ng mga ornamental at saka madadahong halamang gulay natin. So isa pa po sa paggawa ng isang fertilizer ay yung pwede natin siyang ibilad sa araw. Gagayatin din natin siya ng ganyan. At ibilad natin siya sa araw ng 4-5 araw sa matinding sikat ng araw. Ganon din ang pagayat. So, ito po ibibilad natin sa matinding sikat ng araw, 4 to 5 days. And then, ito na po ang magiging resulta niya. No? Malutong na po siya. No? Pwede natin siyang durugin sa almiris o di kaya'y kung may blender kayo, pwede natin siyang i-blend. Ginagamit. Ito itatagal hanggang 6 buwan. No? Ang gagawin lang po natin, lalagyan lang po natin ng tig-isang kutsarita bawat halaman natin.
Ginagawa po natin ito every 15 days. Ito yung food supplement ng ating mga halaman. Pagkatapos po, ay i-cultivate natin. Para nang sa ganon, pag giniligan po natin siya, ay masisipsip siya kaagad ng mga ugat ng ating mga halaman. Ayan po. Pagkatapos po niyan ay atin siyang didiligan. Tandaan po natin, every 15 days, kailangan nilang pakainin ng kanilang food supplement na banana peel fertilizer. Kasi ito po yung nagpapataba sa kanila. Hindi puro tubig lang po ang kailangan ng halaman. Kailangan nila ng sustansya. Mga kaplantito, kaplantita, mayroon na naman po kayong bagong kaalaman mula sa akin. Huwag po kayong makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po, bye-bye po!